Congratulations to us. Sabay-sabay na sigaw ng mga kasamahan ko sa shelter nang gupitan ko ang ribbon. Kasabay nun ang masigabong palakpakan galing sa mga bisita at sponsor namin na mga pet lover. Pinasalamatan ko ang mga bisita lalo na ang mga sponsor. At syempre ang aking habibi na big time sponsor namin. Kung hindi dahil sa kanya hindi magiging maganda ang shelter. And of course, gusto ko ring magpasalamat sa habibi ko. Minuwestre ko ng kamay si Matt na nasa isang tabi lang at nakahalukip-kap. Walang reaksyon ang kanyang mukha pero nakikita ko naman sa kanyang mata na proud siya sa akin. Kasama niya rin si Pochi na ngayon ay nakikipaglaro na sa ibang bisitang dogs. Umugang naman ang tuksuhan mula sa mga kasamahan ko at mga bisita. Syempre kilig na kilig ang lola niyo. Pinalapit ko si Matt sa akin at lumapit naman siya sabay hapit sa bewang ko at halik sa aking sentido. Lalong umugang ang tuksuhan. Congratulations babe, bulong ni Matt. Thank you rin sa pag-sponsor sa pagpapaganda nitong shelter. Kung hindi dahil sa'yo baka ilang taon pa ang abutin bago gumanda ito. Malambing na wika ko at yamakap sa bewang niya. Niyakap din niya ako at hinalikan sa buhok. 5 buwan lang ang inabot ng renovation ng shelter at magandang maganda na ito ngayon at kumpleto na sa lahat. Nagmukha na nga itong sosyal na shelter. Natupad ang pangarap kong shelter. Mas magiginhawan na kami at mga rescue namin. Nagtinginan kami sa bukas na gate nang may pumasok na magarang sasakyan na itim na itim. May sumunod pang isang kotse naman na nakulay gray na may kantab na may kantab. Mukhang may bisita kami na hindi ko inaasahan. Siguro ay mga kakilala ng mga kasamahan ko. Sunod-sunod pang mga sasakyan ang huminto na sa labas ng gate dahil wala nang mapaparkinggan sa loob. Yung 2 huling sasakyan na dumating ay pamilyar sa akin. Tumingin ako kay Matt. Nakatingin din siya sa mga bagong dating. Tapos na ang blessing at ribbon cutting saka pa sila dumating. Sambit niya. Ha! Ay ang daming fafa. Bet ko yung isa. Ay 2 pala. Sige na nga silang lahat na. Ang say sarap nila. Tili ni Raleigh at Kirei. Bumalik ang tingin ko sa mga dumating na bisita at ganun na lang panlalaki ng mata ko nang makita sila Kuya Jace, Kuya Renz, Kuya Luis at Kuya Kester. Kasama pa nila ang mga asawa at anak nila. OMG! Bakit sila nandito? Bulalas ko. Inimbitan ko sila at mag-a-adopt din sila ng mga rescue para naman may silbi sila sa lipunan. Sagot ni Matt. Tumingin ako sa kanya. Sinabi mo sa kanila ang tungkol sa shelter. Yes! Namilog ang mata ko. Don't tell me sinabi mo rin kay Kuya Alden. At sa mommy mo. Sumanghap ako sabay tingin sa harapan. Narito din nga si Kuya kasama si Jorlena at ang 2 nilang chikaiteng. Pati na rin si mommy. Kumagat labi, ako. Kinabahan ako bigla. Pinisil ni Matt ang balikat. Relax babe. Tumingin ako sa kanya. Baka magalit si mommy at si kuya. I don't think so. I'm sure proud pa sila sayo. Sinalubong at binati nila Melby, Lionel at kuya Janjan sila mommy at ang magkakaibigan. Hindi rin nagpatalo sa pagbati si Raleigh at Kirei na ang mga mata ay nasa magkakaibigan. Pero bakas ang disappointment sa kanilang mukha nang malamang may mga asawa na ang mga ito. Gosh, Anna, bakit hindi mo naman sinabi sa amin ng kuya mo na may animal shelter ka pala? Ani mommy, kung hindi pa sinabi sa amin ni Matt hindi pa namin malalaman. 1 taon mahigit na pala itong shelter mo. Ngumiting pangiwi ako. Sorry mommy, kuya, nag-aalala kasi ako na baka di kayo sang-ayon sa pagpapatayo ko ng animal shelter. Lalo ka na po mami, wala kang hilig sa pets kasi natatakot ka na baka makagat o makalmat ako at magkarabis. Bumantong hininga si mami at ngumiti. Tinaas niya ang kamay at hinaplos ang aking pisngi. Nag-aalala lang ako sa kaligtasan mo anak. Syempre nanay mo ko, pero kung talagang gusto mo wala naman akong magagawa. Susuportahan pa kita. Ang totoo nga yan proud na proud ako sa'yo ngayon. Sumasagap ka ng mga kawawang aso at pusa na pag-alagala sa lansangan at binibigyan sila ng magandang buhay. Aba, napakahirap nun. Malaking responsibilidad. Pero proud si mommy sa'yo. Napangiti ako at yamakap sa kanya. Thanks mommy. Tumingin ako kay kuya na ginulo naman ang buhok ko. Proud din ako sa'yo bunso. Thanks kuya. Kumalas na nang yakap si mommy sa akin. Hinarap ko naman sila kuya Jace na nililibot ang tingin sa paligid. Ang mga anak nila ay tuwang-tuwa sa mga asong bisita.
Si Jethro nga at Jokun ay si Pochi ang pinagkaguluhan. Humilata pa si Pochi sa marble na sahig at bumukaka pa habang kamakawag ang buntot. Mukha na siyang baboy na maliit. Beef tayo since high school pero di mo man lang sinabi sa akin ang tungkol dito sa shelter mo. Susuportahan naman kita. Kunwaring nagtatampo na sabi ni Ivana. Ngumiwi ako. Sorry sasabihin ko naman sa'yo at sa inyong lahat. Inunahan lang ako ni Matt. Ngumiti na si Ivana. Matagal mo nang pangarap na magtayo ng animal shelter. Nadyan natupad mo na at marami ka nang nagawa. Proud na proud ako sa'yo. Thank you. High school kami at college saksi din si Ivana sa mga nire-rescue kong strays noon. Minsan kasama ko pa nga siya. Nagulat nga kami ng kuya mo kahapon nang sabihin sa amin ni Matt na pumunta daw kami sa grand opening ng animal shelter mo. Akala ko nagjo-joke lang siya eh. Pero di nga pala siya marunong mag-joke. Wika ni Jorlina na ikinatawa naman namin. Isa-isa pala silang tinawagan kahapon ni Matt. Para papuntahin dito sa shelter para suportahan ako, kaming lahat ng mga kasama ko. Ang sarap sa pakiramdam nandito silang lahat at nagpapakita ng suporta. I can't believe na magtatayo ka ng sariling animal shelter. Parang wala sa personality mo eh. Mas mukha kang nang aapi ng hayop. Kumento si Kuya Kester. Sinamaan ko siya ng tingin. Pinalo naman siya sa braso ni ate. Huwag mo nang asarin si Abalog. Baka isumbong ka niyan kay Matt. Ngumisi si Kuya Kester. Di ako natatakot. Pagbuhulin ko pa silang magjowa eh. Isama pa niya kuya niya. Kinurot na ni ate Kreisel si Kuya Kester sa tagiliran na ikinadaing nito. Para ka talagang bata. Hindi ko muna papatulan ang pang-asar ni Kuya Kester dahil bisita siya at isa sa adopter. Ipapa-adopt ko na lang sa kanya yung pinakamasungit naming rescue dog. Daddy, I want dog. Ungot ni Jethro kay Kuya Jays. Tell mommy. Bumaling si Jethro kay Ivy at humawak sa kamay nito. I want dog, mommy. Sigurado ka, baby? Tanong naman ni Ivy sa anak. Yes, mommy, I want this dog. Tinuro ni Jethro si Pochi. No, akin ta. Ako unang nakakita dito eh. Angal naman ni Joka na yakap na si Pochi. Mukhang mag-aaway pa ang dalawang bulinggit. No, this doggy is mine. Nilapitan din ni Jethro si Pochi at niyakap din. Pero di nagpatalo si Jokun literal na pinag-agawan na nila si Pochi. Stop fighting kids. Di nyo pwedeng kunin yung doggy dahil kay Tito Matt nyo yan. Awat ko na sa dalawa dahil malapit nang magsuntukan. Tumingin ang dalawa sa akin at sumimangot pa ng sabay. Pochi is not for adoption kids. Pili na lang kayo ng ibang dog sa loob. Marami doon, sabi ni Matt na lumapit na. Namilog naman ang mata ng dalawang bata. Talaga po marami pang dog sa loob. Yes, maraming dogs and cats. Pwede kayong mamili ng magugustuhan nyo. Wika ko. Yehey, tuwang sabi ni Jethro at pumalakpak pa. Nagyakapan pa sila bati na silang dalawa. But remember kids, kapag nag-alaga kayo ng pets dapat aalagaan nyo sila na parang brother at sister nyo. Lagi nyo silang pakakainin at paiinumin ng malinis na water. Higit sa lahat hindi nyo sila sasaktan. Bawal yun. Naiintindihan nyo ba? Paliwanag ko sa dalawang paslit na mat-aman namang nakikinig sa akin. Sabay pa silang tumango at malapad na umiti. Nasa mukha nila na excited na silang magka-pets. Pero nag-aalangan pa rin akong mag-adopt. Baka makagat ang mga anak ko at makalmat. Nag-aalalang sabi ni Kuya Aldeb di rin kasi siya mahilig sa pets. Ang mga aso lalo na mga aspen ay hindi naman basta-basta nangangagat o nangangalmat pare. Depende yon sa sitwasyon. Kung nasa panganib sila o may threat doon lang sila posibleng mangagat dahil daindependasahan lang nila ang sarili nila. But dogs are the best companion especially aspens. Maliban pa sa mga asawa natin syempre. Kumento ni Kuya Jace na ikinangiti ko. Mukhang pamilyar na siya sa pag-aalaga ng mga aso. Paano mo naman nasabi? Tanong ni Kuya Luis. Sa kanya ako nag-aalangan eh. Mukhang hindi gentle sa hayop. Pero baka mali lang ako. May aspen kasing laging pumupunta sa bahay namin at lagi naming pinapakain. Mabait siya at matalino. Hindi naman namin siya pwedeng ampunan dahil merong may-ari. Sagot ni Ivy. And I want to have my own dog. Singit ni Jethro. You will have one baby. Ani Kuya Jace at binuhat na si Jethro. Ako excited na mag-adopt.
Noon ko pa gustong magkaaso kaya lang ayaw ng tiyang ko noon dahil takot siya. Mag-adopt tayo ng asuhan, siguradong magugustuhan yun ni Levy. Ungot ni 8 anak kay Kuya Lorenzo. Sure sweetheart, nandito naman talaga tayo para mag-adopt. Hindi tayo pa uuwi ni Matt kapag hindi tayo nag-adopt. Ani Kuya Renzo, talagang hindi ko kayo pa uuwiin. Kailangan yung mag-adopt lahat para naman may silbi kayo. Hayag ni Matt sa mga kaibigan niya na mga nag-angalan pero wala rin namang magagawa. Dinala na namin sila ni Matt sa loob para makita na nila ang mga rescue naming aso at pusa. Naroon na rin sa loob ang iba pa naming mga bisita na ina-assist ng mga kasamahan ko. Pagpasok sa loob ng malawak na kennel room ay nagkaingay na ang mga rescue naming aso at mga pusa. Mas dumami pa ang mga rescue namin ngayon. Nasa 50 na mahigit ang mga aso at 30 naman mahigit ang mga pusa. Ang mga nandito sa kennel ay mga pwede nang i-adopt. Ang iba naman ay nasa isolation room pa. Gusto ko ang dog na ta. Ang amo ng mukha at ang bait. Sambit ni Ivana na nasa tapat ng kennel ng isang aspen na kulay itim at brown ang kulay. Kamakawag ang buntot nito at labas pa ang dila. Nilulusot pa nito ang isang paw sa siwang ng kennel at inaabot ang kamay ni Ivana. Mabait talaga ito at malambing pa. Well, lahat naman halos ng rescue namin ay mabait at malambing. Babae ba ito o lalaki? Tanong ni Ivana sa akin. Babae. Oo, edi dadami siya kapag nabuntis. Pwede nyo naman siyang ipack-upan. Kayang-kaya naman yung ipack-upan ni Kuya Luis para hindi na siya dumami. Suhestyon ko. Kun sa bagay. I like her. Siya ang gusto ko. Okay. She's yours now. She's ugly. Komento naman ni Kuya Luis. Sabay namin siyang sinama ng tingin ni Ivana. Pasmado talaga ang bibig niya. I mean, gaganda siya kapag naalagaan na natin siya wife. Biglang kabig ni Kuya Luis. Ngumiti ng matamis si Ivana. You're right babe. So kukunin na natin siya ha. Sure. No problem. Malambing na wika ni Kuya Luis at inakbayan si Ivana. Napangisi ako. Wala pala siya kay Ivana eh. Fungal angas. Namili na ng mga asong aampunin ang mga bisita pati na ang mga kaibigan ni Matt at mga asawa nila, ganun rin si Kuya Atledon at ang mag-ina niya at si Mommy. Parang gusto ko ng pusa kes. Sure ka love. Oo, lalo na ang isang tao. Sobrang lamang. Hindi ba nakakatakot? Sobrang tatalim ng mga kuko nila. Hindi ka pa nakakapag-alaga ng pusa sa buong buhay mo no? Hindi pa. Pues, ngayon makakapag-alaga ka na dahil itong pusa ang aampunin natin. Pagdedesisyon ni Ate Chris na pinalabas kay Kuya Janjan sa kennel ang paspin na tatlo ang kulay at putol ang buntot. Nang ibigay ni Kuya Janjan ang paspin kay Ate Chris ay agad itong naglamang at sumandig pa sa balikat niya. Tuwang-tuwa naman si Ate Chris. Nilapitan ko naman si Mommy na Binebelly Rob ang isang tuta na 2 linggo pa lang naming rescue. Mukhang nakapili na si Mommy. Nakapili na rin ang ibang mga bisita, ang iba naman ay tumitingin-tingin pa. Si Jethro at si Jokan ay parehas mga tuta pa ang nagustuhan. Sobrang saya ko ngayong araw dahil halos kalahati ng mga rescue namin ay maa-adopt. Ang iba na hindi sinuwerteng maa-adopt ngayon ay marami pang pagkakataon para sa kanila. Thank you Matt. Malambing na sambit ko sa nobyo at humilig sa kanyang balikat. Nasa gitna na kami ng biyahe ngayon pauwi sa bahay niya. Doon kami magdi-dinner. Ipagluluto niya raw ako. Ang sweet talaga ng habibi ko. Ang sarap eh kiss. For what? Para sa lahat-lahat. Sa mga ginawa mo sa akin sa araw na ito. Napakalaking bagay ng ginawa mo. Halos kalahati ng mga rescue namin ay may forever home na. Niyakap ko ang kanyang braso at kiniskis ko pa doon ang pisngi. Are you happy? Malambing na niyang tanong sabay halik sa aking buhok. Super. Masayang sabi ko kasabay nun ang pagtahol ni Pochi na nasa backseat. Mukhang pati siya ay masaya rin. Instant celebrity siya kanina eh. Pinagmamasdan ko si Matt habang smooth ang bawat galaw sa paghihiwa ng malaking sibuyas na puti at pula. Magluluto siya ng bistek Tagalog. Siguradong masarap yun kasing sarap niya. Kumagat labi, ako at napangiti sa kapilyahang naisip. Hitsura pa lang naman ni Habibi Matias mukha ng masarap. Ang gwapo niyang mukha na stoic. Sobrang lakas ng dating niya sa kanyang itim na bigot at balbas na nakakakiliti kapag kumikis ka sa aking leeg.
Ang tangos ng ilong niya at ang mga mata niyang nangungusap na mas mahaba pa ang pilek kesa sa akin. Bet na bet ko rin ang kanyang itim na kilay na medyo makapal. Siyempre pinakabet ko ang kanyang hard rock yummy body. Hehe, parang mas gusto ko ng mat steak. What are you thinking, ha? Ha, napakurap-kurap ako at nagtaas ng tingin sa mukha ni Matt. Nakakunot na ang kanyang noo. Ang sabi ko, anong iniisip mo? Wala, wala akong iniisip. Pagdedeni ko sabay haba ng nguso. Tumaas ang kilay niya. Really? Pero iba ang nakikita ko sa mukha mo. Tumaas din ang kilay ko. Ano naman yun? Nakikita ko ang pagnanasa sa mukha mo. Pinagnanasaan mo ko? Nakangising sabi niya. Napasinghap naman ako at namilog ang mata. Nag-init din ng bongga ang mukha ko. Pinagnanasaan ka dyan? Hindi, no. Iniisip ko lang kung alin ang masarap. Yung bistek o ikaw? Oh shit. Mabilis kong tinakpan ang bibig. Nadulas ako, punyeta. Lalo namang lumawak ang ngisi sa labi ni Matt. I knew it. Dumukwang siya at hinawakan ang baba ko. Malalaman mo rin yan, babe. But I'll make sure mas masasarapan ka sa akin kesa sa bistek. Bahagya pa niyang pinisil ang baba ko bago binitawan at parang wala lang hinarap na niya ang kalan. Ako naman ay nawalan na ng imek. Tila ako na estatwa na sa kinauupuan. Pero sobrang bilis ng tibok ng puso ko at nagtayuan ang mga balahibo ko sa buong katawan. Ramdam na ramdam ko ang pagkabuhay ng dugo ko na dumadaloy sa bawat himaymay ng aking ugat. Kinakabahan ako na excited. Napapitlag ako sa gulat nang biglang tumunog ang cellphone ko. Tumatawag si Mommy. Sinagot ko yun at tumingin kay Matt na naghahalo na sa kawali. Nagtatanong si Mommy kung magkasama pa kami ni Matt. Sinabi ko naman na nandito kami sa bahay ni Matt at dito magdi-dinner bago niya ako ihatid sa bahay. Si Mommy naman ay tuwang-tuwa pang kinuwento ang tungkol sa bago niyang ampon na tuta na pinangalanan na niyang Chucky dahil kulay tsokolate ito. Natutuwa naman ako dahil nagustuhan niya ang tuta. At least may iba na siyang pagkakaabalahan ngayon at hindi puro pagmamarites na lang. Pagkatapos magluto ni Matt ay kumain na kami. Masarap nga ang bistek niya. Malambot ang karneng baka at malinamnam. Kasabay naming kumakain si Poche pero iba ang pagkain niya. Dog food na may carrots, smash, kalabasa at atay ng manok. Ang sosyal na talaga ni Poche at nagdadalaga na siya. May balak ka bang ipack upon si Poche? Nagdadalaga na siya. Malapit na siyang magpaligaw. Kapag naligawan siya siguradong magkakaapo ka na. Sambit ko habang sinisimot ang kanin sa plato. Gusto ko pang magkanin pero gabi na kaya bukas na lang. Yes, pero ang sabi ng vet niya mga 3 months pa bago siya pwedeng kapunin. Tumango-tango ako, at least may plano siya. Natigilan ako ng makarinig ng kulog. Tumingin ako sa salaming bintana ng komedor at nakita ko ang pagbuhos ng ulan. Umuulan. Magkatuwang naming niligpit ni Matt ang pinagkainan namin. Siya na ang nagpresintang maghugas. Ako naman ang nagpunas ng mesa at nag-refill ng tubig ni Poche. Nakahalukip-kap na pinapanood ko ang malakas na buhos ng ulan sa floor-to-ceiling na salaming bintana. Malakas ang buhos ng ulan na halos wala na akong makita sa labas. Mas lumamig pa nga ang temperatura dito sa loob ng bahay. Si Poche nga ay prente ng nakahiga sa malambot niyang higan. Katabi pa niya ang kanyang stuffed toy. Mukhang maaantala pa ang pag-uwi ko. Ang sabi sa news, may orange rainfall sa buong Kamaynilaan. Mga 2 hanggang 3 oras ang inaasahang malakas na pag-ulan. Lumingon ako kay Matt na nasa tabi ko na at nakatingin din sa labas. E di hindi ako makakauwi. Tumingin siya sa akin. Ganun na nga, baka bukas ka na makakauwi. E paano yun? Saan ako matutulog? Kumunot ang niya. E di dito sa bahay ko. Alangan namang sa kapitbahay ko. Ngumuso ako. Sasabihin ko kay Mommy. Tawagan mo ang Mommy mo, ako ang kakausap. Binuksan ko ang cellphone na hawak at sakto namang may pumasok na text galing kay Mommy. Tinawagan ko na siya at agad naman siyang sumagot. Binigay ko kay Matt ang cellphone at siya na ang kumausap kay Mommy. Sa bandang huli ay pumayag si Mommy na dito muna ako matutulog sa bahay ni Matt. Delikado daw kasi kung babiyahe pa kami. Malakas ang ulan at madulas ang daan. Here. Inabot sa akin ni Matt ang puti niyang t-shirt. Kinuha ko naman yun at nilapat sa katawan. Hanggang kalahati ng hita ko ang haba nun. Mabangong mabango pa ang damit niya. Siguradong komportable akong makakatulog suot ito.
Nanghiram ako sa kanya ng damit na pamalit. Hindi ako komportable matulog na suot ang damit na maghapon kong suot. Pahihiraman niya dapat ako ng sweater niya pero hindi naman kakasya sa akin dahil malaki at mahaba. Okay na tong t-shirt niya dahil mahaba-haba naman. Salamat Habibi, sabi ko. Ngumisi siya, sa dami ng pwedeng endearment yan pa talaga ang napili mo. Ngumuso ako, bakit ayaw mo ba Habibi? It's fine with me. Ayos nga yun Habibi ang tawag ko sayo. Hindi ko mo natawagan ng mag-jowa dito sa Pinas. Ikaw nga babe, ang dami ng mag-jowa na yun. Ang tawagan, pero ikaw lang ang tinawag kong babe. Wala nang ibang babaeng tinawagan ko ng ganun. Kunot noong sambit niya. But I like it. Kinikilig kaya ako kapag tinatawag mo kong babe. Super sweet kaya. Bigla kong kabig dahil baka bigla siyang menes. Pero totoo naman na kinikilig ako kapag tinatawag niya akong babe. Ngumisi siya sabay pisil sa baba ko. Sige na pumasok ka na sa kwarto mo at matulog ka na. Hinapit niya ako sa bewang at hinalikan sa noo. Good night. Good night. Mahinang sambit ko at tumalikod pero muli rin akong humarap. Baka pwedeng tabi na lang tayo matulog. Mabilis na sabi ko. Kumunot ang kanyang noo. What? Wala. Sabi ko tutulog na ko good night. Sabi ko sabay pihit sa doorknob ng pinto ng kwarto at pasok sa loob. Nilock ko ang pinto at sumandal. Higit ko ang hininga habang mabilis ang tibok ng puso ko. Bakit ko ba nasabi yun? Mabuti na lang at hindi niya masyadong narinig kundi nakakahiya. Humugot ako ng malalim na hininga para pakalmihin ang dibdib. Nilaybot ko ang mata sa loob ng kwarto ko. Malaki ang kwarto at malamig. Lumulubog ang mga paa ko sa sahig dahil sa carpet. Maganda ang interior ng kwarto. Moderno ito at ang kulay ay pinaghalong puti at tortilla brown. Sa totoo lang hindi ito ang first time kong matulog sa ibang bahay. Kapag nag-overnight ako noon sa bahay ng mga kaibigan ko ay katabi ko sila matulog sa kwarto. Gaya ni Ivana, kapag nag-overnight ako sa kanila doon ako sa kwarto niya natutulog at katabi siya. Natatakot kasi akong matulog mag-isa sa isang kwarto maliban na lang sa kwarto ko sa bahay. Pakiramdam ko kasi may nagmamasid sa akin. Mali yata na pumayag akong matulog dito sa bahay ni Matt. Pero di naman ako makakauwi dahil malakas pa rin ang ulan sa labas at hindi rin ako papayagan ni Matt. Tinatigan ko ang loob at pumasok na sa banyo para mag-half bath. Walang blower kaya hindi ako makakapag-shower. Lumabas ako ng banyo suot ang t-shirt ni Matt na umabot hanggang kalahati ng hita ko. Ang sarap sa balat ng tela ng damit niya. Ang bango-bango pa at naaamoy ko siya sa damit. Feeling ko tuloy yakap niya ako. Bigla namang nag-init ang mukha ko nang maalalang tanging panty lang ang suot ko sa loob. Hindi kasi ako komportableng matulog ng may suot na bra, dahil parang hindi ako makahinga lalo pa at medyo malusog ang boobies ko. Pakiramdam ko tuloy nakita na ni Matt ang katawan ko. Ipinilig ko ang ulo. Ano ba tong naiisip ko? Makatulog na nga lang. Lumapit na ako sa kama at pumwesto na ng higa. Pumaloob na ako sa makapal na comforter. Tumagilid ako at pumikit na. Pero ilang minuto na ang lumilipas ay di pa rin ako dalawin ng antok. Bukod sa namamahay ako ay kung ano-ano din ang pumapasok sa isip ko. Dumilat ako at nilaybot ang mata sa buong kwarto. May kadiliman sa kwarto at ang bukas lang na lampshade ang tanging ilaw. Hindi rin kasi ako nakakatulog ng sobrang liwanag. Bumantong hininga at muling pumikit. Pero maya-maya lang ay muli akong dumilat at tumagilid naman sa kabila. Kaharap ko ang makapal na puting kurtina. Biglang kumulog ng malakas na ikinapitlag ko kasabay noon ang pagkidlat. Lumiwag sa labas at napatili ako ng may maaninag na anino. Bumalikwas ako ng bangon bit-bit ang isang unan. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi naman siguro tao yon. Oo, imposibleng tao yon. Guni-guni ko lang. Muli uling kumidlat at lumiwanag sa labas. Napalunok ako nang makita na naman ang anino na hugis tao pero hugis halaman na cactus. Bumantong hininga ako. Medyo kumalma na ang dibdib ko. Pero muli akong tumili ng kumulog ng malakas kasabay ng pagkidlat at pag-andap ng ilaw ng lampshade. Hindi na talaga ako makakatulog sa kwartong ito. Dali-dali akong lumabas at pumunta sa kwarto ni Matt. Sunod-sunod akong kumatok. Ilang segundo lang ay bumukas na yun at tumambad sa akin si Matt na hubad baro at nakapahamang puti lang. Bahagya kong tinulak ang pinto at pumasok ako yakap ang unan na bit-bit.
What's wrong, babe? Kunot noong tanong ni Matt. Umawang ang labi ko. Hindi ako agad nakasagot dahil nag-focus ang mata ko at isip sa kanyang katawan. Humugod ang aking mata mula sa kanyang malapad na dibdib pababa sa kanyang bakong tiyan. Tama nga ang hinala ko. May abs si Habibi na halatang kay titigas. Tapos may manipis pa siyang buhok sa ibaba ng pusod pababa sa puson at pumaloob sa pijama. Bumaba pa ang mata ko sa harapan ng kanyang puting pijama na may umbok at bakat. Shit! Walang suot na brief si Habibi. Nag-angat ako ng tingin. Ha? Tinatanong ko kung anong problema. Problema? Bakit wala kang suot na brief? I mean, ano, ipinilig-pilig ko ang ulo. Ano nga ba yun? Mariin namang naglapat ang labi ni Matt habang matiim ang tingin sa akin. Ngunit ang kanyang mata ay may kakaibang kislap. Naalala ko na. Ano, Matt, baka pwedeng dito ako matulog. Tabi tayo. Promise, di ako malikot matulog. Sabi ko. At bakit? Umusli ang labi ako. Natatakot ako dun sa kwarto ko eh. Tumaas ang kilay niya. Natatakot ka? Oo, di ako sanay matulog sa ibang bahay na mag-isa lang sa kwarto. Pakiramdam ko may nakatingin sa akin eh. Napapraning ka lang. Yumangus ako. Praning na kong praning. Basta ayokong matulog dun. Dito ako matutulog sa kwarto mo. Pwede naman ako sa lapag. Pagdedesisyon ko at lumapit na sa kama para kunin ang comforter niya. Pero di pa ako nakakalapit ay hinawakan niya ako sa braso at hinayla palapit sa kanya. Tumingin ako sa kanya. Bakit? Bumuntong hininga siya habang malagkit ang tingin sa akin. Sigurado kang gusto mong matulog dito sa kwarto ko? Magaspang ang boses na mahina niyang tanong. Oo mo nga, lumakas ang kabog ng dibdib dahil sa kanyang malagkit na titig. Ibang-iba ang titig niya ngayon sa akin. Nakakapanlambat ng tuhod. May idea ka ba kung ano ang posibleng mangyari sa atin dito sa loob ng kwarto ko kapag dito ka natulog? Hindi ako santo. Napalunok ako at napakurap ng mata. Bigla akong kinabahan, pero bigla akong na-excite. Ano ba talaga, Inday? Ano, sige, doon na lang ako sa kwarto ko. Pilit kong hinihila ang braso kong hawak niya. Pero ayaw niyang bitawan. Yung braso ko po. Napatili ako nang bigla niya akong buhatin at binagsak sa malapad at malambot niyang kama. Babango na sana ako pero mabilis siyang humiga sa tabi ko at pinaikot ang malaking braso sa aking bewang. Pinatong din niya ang isang hita sa hita ko. Kinabig pa niya ako palapit sa kanya at sinubsob ang mukha sa aking buhok. Di ba natatakot ka sa kwarto mo? So bakit ka pa babalik doon? Tumangala ako sa kanya. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko at nagtatayuan ang mga balahibo ko sa buong katawan. Ito ang unang beses na sobrang dikit ng aming katawan. Kumikiskas ang kanyang balat sa aking braso. Damang-dama ko ang katigasan ng kanyang katawan. Ayaw mo kong matulog dito sa kwarto mo, diba? Tumingin siya sa akin. Wala akong sinabing ayoko. Ang sinasabi ko lang ay ang posibleng mangyari sa ating dalawa, aba. Tinaas niya ang isang kamay. Hinaplos niya ng kanyang daliri ang guhit ng aking labi, habang titig na titig siya doon. Napalunok naman ako at walang salitang gustong lumabas sa aking bibig hanggang sa unti-unting lumapit ang mukha niya. Sinakop ng kanyang mainit na labi ang labi ko.